araw ng muling pagkabuhay. Tayo ay kabilang sa mga pinagpala at mapapalad na mga nilalang sa sanglibutan dahil naunawaan natin bakit merong pagkabuhay na maguli at bakit merong mahal na araw. Bago ako magpatuloy sa aking pagsasalita, I would like to recognize the presence of the Honorable Ernie Belencion and family. So, pwede po sila ngayon. Celebrating. So, samantalahin niyo po ang kanilang presensya kasi makikita po natin ulit sila next Easter Sunday. Joke lang po. So, they will be joining us as much as they can. Okay. Happy to see you all. Amen? Amen. Okay, so I would like to focus our message this morning patungkol po sa ang pagkabuhay na matuli ng Panginoong Jesus for a clearer, deeper understanding of the resurrection. And for us, of course, to be lifted up that we may be able to live what is the message, according to the message of the resurrection. Wow. Namaya po, isa po sa highlight na namin preaching na ito is the reason for resurrection. And then the third point is the response for resurrection. Parang halos pareho ng konti yun, pero mag-iba po yun. But the first point is the requirement for resurrection. Ang Panginoon Jesucristo po sa lahat na nag-claim na Savior of the world, ay meron po na isang bagay na hindi po katulad nila. Ang pagkabuhay na maguli. We have Muhammad, we have Buddha, etc., etc. At kung sino pa mag-claim na tagapagligtas at Messiah, pag namatay, tinitiyak ko, hindi ka na maling mabubuhay. Sige, panindigan mo yan. Dahil meron yung isang tagapagligtas na namatay at maling mabuhay, walang pa kundi ang Panginoong Jesus. Amen? Amen? Not that qualifies him, that is just a proof that he indeed is the Messiah. I have two points in every point. Number one, the requirement. I would like to say two things about the Lord Jesus Christ as his requirement for his rising from the dead. Number one, he must be the promised Messiah. Okay? The word Messiah sa English is the Christ. Sa Greek word is Christos. Yung pong kanyang pagkabuhay na maguli is not to qualify him to be the Messiah, but just a proof of him, as I have said, being the Messiah. Ang Panginoon sa Kristo po ay pinangako sa lumang tipan, sa maraming passages, okay? At meron po doon na makikita natin, ang pangako na makikita natin doon, ang kanyang prediction that he will rise again from the dead. Okay. So, nung siya'y tumating, mga kapatid, during Christmas Day, ang mga angels ay nag-celebrate at nag-pronounce na siya nga po yung Messiah. Dumating po ang mga magi, galing po sa East, and they pronounce him to be the Messiah, okay, by proclaiming him to be the newborn king. Why? Because the word Messiah, Christos or Christ, if you will dig deeper into the meaning of the word,
Lord, okay, eh meron po siyang implication na siya po isang king. Okay? So, tingnan po natin yung kanyang statement na sinabi po ni Peter sa Matthew 16 verse 18. And I say unto thee that thou art Peter, upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Saan niya po sinabi yan? Matapos niyang banggitin sa verse 17, iangat po natin ang konti. And Jesus answered and said unto him, because blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven, yun ang nag-reveal sa'yo kung sino ako. Sino po siya? Iangat po natin sa verse 16. And Simon Peter answered and said, thou art the Christ, the Son of the living God. There was a statement, a declaration from Peter himself that he is the Christ. Okay? Ang statement sa Matthew 16:16, ito po yung statement matapos ang Panginoon ay nagtatanong sa kanila, sino ba ako sa palagay nila? Anong sagot? Verse 14, tingnan po natin. Sabi ng iba, ikaw daw si John the Baptist. Sabi ng iba, ikaw daw si Elias. At sabi ng iba, ikaw daw ay si Jeremiah or Jeremias. So, tatlong bagay po kanilang binanggit. So, sabi nila, ikaw ay isang propeta. Sabi nila, ikaw si John the Baptist. Okay? Verse 15. At sila ay tinanong, sa palagay ninyo, sino naman ako? Tama na doon sa mga chismis kung sino ako. Tama na doon sa mga haka-haka kung sino ako. Ngayon, ang tinatanong ko naman ay kayo, sino ba ako sa inyong palagay? Okay, ito na po yung point. Sumagot ang first honor ng class, si Peter. May answer? May answer, sir? Okay, sino ako palagay mo, Peter? Ang sabi ni Peter, thou art the Christ, the Son of the living God. You are not John the Baptist. You are not the prophet Elijah. You are not the prophet Jeremiah. You are not to be leveled with anybody, with any of the great men. You are not a man. You are not even a prophet. You are not just a prophet. Yes, you're a prophet. You are not just a righteous person who existed on earth. You are not just a healer. You are not just a miracle worker. Thou art the Christ. Thou art the promised Messiah. Thou art the King to come for our deliverance. So, ano po yung point? Anong requirement ng resurrection? He must be the Messiah. Okay? At pagkatapos sa verse 21, tuloy natin, verse 21. From that time forth, matapos ang usapan ngayon, Jesus began to show unto his disciples how that he must go unto Jerusalem and suffer many things of the elders and the chief priests and be killed and be raised again the third day. Sino nagsasabi? Sino nagsasabi dito? Are you following me? Si Jesus Christ, from this time forth, Jesus to show, nakalagay po sa verse 8. Paano niya masasabi na ako ay dadalhin sa Jerusalem, ako'y pahihirapan sa kamay ng mga elders, at muli ako mabubuhay ka third day? Paano niya masasabi siya mabubuhay na maguli? Paano niya magagarantihan ng mga tao na siya mabubuhay na maguli? Because he is the Messiah, the King, the sovereign King who came down from heaven. Gusto ko malaman kung gano'n kayo ka-smart sa tanong na to. Sino ang pumatay kay Jesus? Sino ang pumatay kay Jesus? O, ito na lang. Sino ang pumatay kay Lapu-Lapu? Sino ang pumatay kay Jesus?
Sabi nila, mga soldiers daw. May kinalaman daw ang mga inject na benta ng pako. Pero ang sabi po sa John chapter 10, verse 17 and 18, therefore that my Father loved me because I laid down my life. I laid down my life. Nobody can kill me that I might take it again. So the Lord Jesus Christ volunteered to die, not to be killed, because nobody can kill him. He is God. Maliwanag po ba yun? Bakit na sinabi yan? Because He is the Messiah. It will be the Messiah and only the Messiah, the Christ, the Anointed One, who will rise again from the dead and no one. Maliwanag po ba? Christos. Yan po yung dahilan kung bakit po siya nililitis po ng mga Hudyo sa religious court. Hindi po siya nasagot. It was an illegal kind of proceedings. Bawal po sa batas ng mga Hudyo ang magkaroon ng paglilitis ng gabi. Hindi po siya nagsasalita. Why? Because it was not his proper court because he's a king. He is not just a spiritual king. He is also a political king who will rule the world. Ruler siya. Kaya pagdating po kay Pilate, doon po siya nakikipagsakutan, art thou the king? That was it. Natakot po si Pilate nung sinabi po ng Panginoon, my kingdom is not of this world. So, mamatin dito, mas malalim itong kausap po na ito. Nakita niyo po, that is his proper court, the court of Pilate. Kaya siya nakipagsakutan. At sinabi ni Pilate, di mo ba alam na nasa kapangyarihan ko kung palalayain ka o hindi? Lalo siyang natakot nung sinabi niya, walang kapangyarihan ikaw maliban sa binigay sa iyo ng langit. Lalo siya, matatakot kung kausap ko na ito. Ang ibig sabihin ng Panginoon, kaya ka nilagay dyan para gawin mo ang iyong role sa buhay ko for me to be executed. Yun lang. I am not a victim here. Hindi ako nakikiusap na palayain mo ako. No, sir. This is the reason why I came for, sabi ng Panginoon sa Kristo. Okay? So, he can boldly, confidently say that I will rise again the third day. Because I am the Christ, the anointed Messiah. There is only one way para ang tao ay magkaroon ng tunay na kasiyahan sa buhay. Ang sumampalataya sa Messiah para maging masaya kayong lahat. Amen? Okay. So point number two. Sinabi ko kanina, there are two points as requirement for him to rise from the dead. So he will definitely rise from the dead because he indeed was the Messiah. And the second point is very, very important. Okay? Para siya mabuhay na maguli, na kanyang pagkabuhay na maguli is an authentication, is a proof na siya ay nagbayad ng utang. Kaninong utang binayaran? Utang mo at utang ko. Yun po yung ibig sabihin ng kanyang pagkabuhay na maguli. Naglabas po siya, nagpapakita siya po ng receipt. Nagbayad ako ng utang. Utang mo at utang ko. So, binanggit ko po, at ito po yung common, nung po siya ipinako sa krus, the sixth word from the seventh last word is what? Yung sinisigaw natin kahapon. Pakisigaw. Tetelestai! Yun. Tetelestai! Ang salitang tetelestai ay marami pong application na word. Ito po'y ginagamit po ito as an accounting word kapag napuli paid ang utang, paid in po, lalagyan po sa Greek word ng tetelestai. In English, three words. In Greek word is one word. Pakisigaw. Yan, lagi kang sisigaw pag sinabi ko. Okay. Tetelestai, ibig sabihin doon, paid in full. Ito po ay isang word na ginagamit kapag ng isang painter, ng isang artist, pagkatapos po ang kanyang nililok na isang bagay, o pagpapaint ng isang bagay, lalagyan po sa dulong, tetelestai. At pagkatapos, ito po ay isang salitang ginagamit pag mayroong isang kontratang natapos, nilalagay po sa dulo ang
Yeah. At ang salitang ito ay ginagamit kapag natapos ang digmaan at nanalo ka, ay sila po'y sisigaw ng... Give God His time! Amen! The Telestine. That's the meaning of the Telestine. At ito po'y ginagamit sa lumang nung unang panahon sa bilangguan, kapag hindi nakabilanggon, may selda, nakalagay doon ang iyong sentensya, nakalagay ang iyong kasalanan at gano'ng katagal na magbibilanggon. At pagkatapos na po yung sentensya ng araw na ikaw ilalaya na, lalagyan po sa ilalim po ng word na Tetelestai! Ibig sabihin, lumaya na, binayara ang iyong kasalanan, lalaya ka na, yan po ibig sabihin ng Tetelestai. Kaya pag kung sinabi po ng Panginoon sa Kristo ang word ng Tetelestai, hindi po ibig sabihin na, tapos na ako. Hindi po ganoon. Tinapos ko na! Binayaran ko na ang utang! Nagtagumpay na ako sa labanan! Natapos ko na ang kontrata! Natapos ko na ang bagay na dahil na kaya ako'y nandito! Amen? That is the Telestai. At pagkatapos po siya po ilagay sa libingan at ika-third day, yun po yung proof ng kanyang isinigaw, the Telestai. It is a proof that he already had paid or has paid, okay, our sins in full. Okay? Point number two, dapat po sa isang Messiah, mabubuhay siya sa mundong ito. Dahil ang ibig sabihin ng Messiah, the Christ, the Lord Jesus Christ ay tagapagbayad ng utang, ibig sabihin, dapat po ang Messiah ay walang utang na babayaran. Kung siya may utang na babayaran at may kasalanan babayaran, hindi siya qualified na magbayad ng ating utang. At dahil siya'y namatay, namatay siya para sa kanyang sarili, kasalanan. Nabuhay siya maguli bilang katibayan na nagbayad na siya ng utang ng kanyang mga tao at hindi kanyang utang. Kasi kung siya hindi nabuhay ng maguli, ibig sabihin nun, siya may kasalanan, binayaran niya rin ang kanyang kasalanan at hindi siya authentic na siya ang Messiah. Nang kanyang pagkabuhay na maguli, mga kapatid, nung makita at nag-report ang mga sundalo na nagbabantay sa kanyang libingan, okay, nung nakita nilang nabukas ang libingan, nangatakot po sa dakatan ng angel at sila po pinaumagahan ay nag-report sa mga high priest. At nang ginawa po ng mga high priest sa Matthew chapter 28, binayaran ang mga sundalo, marami siguro Pilipinong sundalo doon, no? Binayaran at sinabi na sabihin nyo, ipagkalat nyo, na hindi siya nabuhay na maguli, siya ay ninakaw ng kanyang mga alagad noong gabi. Matthew chapter 28. Okay? So marami po kasi lumalayang mga bilanggo sa bilangguan dahil sa mga gwardiya na nababayaran. Kaya nga sinabi ko, dito uso kasi yan sa Pilipinas. Kaya nga sinabi ko, baka may mga Pilipinong gwardiya na nanduro. Pasensya na po, mga kapwa Pilipino, kababayan ko po kayo. Okay? Pero ganoon po kasi talaga nangyayari. Kaya po kumalat ang balita na si Jesus ay hindi nabuhay na maguli. Ninako ng mga alagad. Pero ang katotohanan, siya nabuhay na maguli, siya nagpakita sa maraming tao at ang pinakahuling pinagpakitaan niya po ay 120 believers. In the book of Acts chapter 1, bago po siya umakyat papuntang langit. At siya po ay nagpakita sa more than 500 witnesses according to 1 Corinthians chapter 15, more than 500 witnesses. Kaya siya po ay hindi ninako ng mga alagad at nanatiling patay, siya po ay nabuhay na maguli according to the witnesses. Amen? At kung kayo po ay naniniwala sa history, patungkol kay Magellan, patungkol kay Lapu-Lapu, eh higit kayo maniwala sa history ng Biblia, sapagkat ang Biblia is the most accurate, authentic history or historical book on earth. Lahat ng binanggit na salita, lahat ng binanggit na kwento, lahat ng binanggit na lugar, lahat ng binanggit na tao, they existed in history. At hindi kayo maniniwala? Tapos pagkwento kay Lapu-Lapu, maniniwala kayo? Di ba? Mas lalo ako maniniwala sa sinasabi ng Bible. Yan pong isa kung bakit ang Biblia ay pinaniniwala ang salita ng Diyos, walang bansa, walang taong binanggit na hindi nag-exist sa kasaysayan ng mundo. Okay, so pangalawang proof na sinasabi ng Biblia, kaya siya ay Messiah, ang Messiah ay walang utang na babayaran, kaya siya ay pinako sa cross, namatay at muli nabuhay, dahil siya ay nagbayad ng utang mo at ang utang ko. Saan sa Biblia ang matatagpuan na siya ay walang kasalanan? Hebrews chapter 4, verse 15, come on. Hebrews 4, verse 14 and 15.
we have not, 14, seeing then that we have a great high priest that is passed into the heavens, Jesus the Son of God, let us hold fast our profession, our Christianity, our faith. Verse 15, for we have not an high priest, Jesus Christ, which cannot be touched with the feeling of our infirmities. So ibig sabihin po noon, siya'y nagsakatawang tao, nararamdaman niya ang ating nararamdaman, but was in all points tempted like as we are. Come on, say it with me. And yet, so meron po po tayo sa Bible that Jesus Christ was tempted in all points as you and me, and yet without sin. Amen? 2 Corinthians 5, verse 21, another verse, hindi po natin dadamihan, dalawa lang. For he hath made him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. Amen? Amen. He was sinless. Pakinggan niyo po ako. Bakit siya ay tinukso? Kung hindi naman pala siya pwedeng matukso, sabi ng iba, ano yun, palabas lang? Yung kanyang mga tuksong pinagdaanan, eh hindi po palabas. Yun po ay proof lamang na hindi siya pwedeng magkasala. Maliwanag po ba? At kung ang Panginoon sa Kristo ay mabubuhay sa mundo na hindi lamang 33 years, even thousands, even millions of years, he will remain to be sinless because he cannot sin because he is God in the flesh. Pero tayong tao, kahit bigyan tayo ng 1,000,000 taon sa mundo, hindi tayo magiging perfect. Lagi tayong magiging makasalanan kahit anong gawin natin because we are sinners by nature in the flesh and blood. See the difference? O ngayon, tatanong ko po kayo, another question kay Kevin. Kevin, sino ang may akda ng kamatayan? Careful. May premyo to. Sino pula po daw? Sino po pala pasingayin kong salita to? Sino ang may akda ng kamatayan? Ha? Ako kayo sumagot. Yes, sa Bible? Sino? Sino ang may utak ng death? Si God! Tama! Hindi po si Satan ang may utak ng death. Ang linaw po sa Garden of Eden, kapag kinain nyo ang bunga ng puno ito, kayo ay mamamatay. God was the author and the creator of death. But death cannot claim the life of Adam and Eve if there will be no sin. The moment you commit sin, the moment death will run after you, you are now going to be a slave of death and you're going to have that fear of death when you will commit sin. So lahat ng tao, simula ng kayo, pagkadaan ay nagkasala, kaya lahat ng tao sa ibabaw ng lupa ay nagkamatayan. At hindi naman kamatayan physical, kundi kamatayan impero pupunta ng lahat ng tao because of sin. Sin can only have power over you, can claim your life, death can claim your life because of sin in your life and in my life. If there is no sin, there is no death. Then why Jesus Christ died on the cross? Yet, we know that he lived his life without sin. He died on the cross simply because you have to understand this. He bore upon his shoulder your sin and my sin. And that is the reason why he died. Because he has no sin to die for himself. He died on the cross because of your sin and my sin. And he rose again from the dead simply because by telling to the world that I have paid the sins of my people. So the dalawang requirement ng kanyang resurrection, he has to be the Messiah, authenticated by the resurrection, and he must live a sinless life. Naman yung mga ako din. Okay?
Point number two. Panapahaba din sa point na yun. The reason for resurrection. Ano yung dahilan bakit nagkaroon ng batcha ng resurrection? Okay. Two things. Number one, hindi ko hahabaan yung isa. John chapter 6 verses 39 and 40. John 6, 39 and 40. And this is the Father's will which has sent me, that of all which He has given me, I should lose nothing, but should raise Him up again at the last day. Verse 40. And this is the will of Him that sent me, that everyone which seeth the Son and believe on Him, doon sa sasampalataya kay Jesus Christ, may have everlasting life, and I will raise Him up at the last day. Anong dahilan bakit siya nabuhay na maguli? Number one, to secure your own resurrection. Hindi po lahat tayo magre-resurrect. Sabi po sa rapture, babaguhin tayo ng Panginoon. Pero yung mga taong namatay, na mga mananampalataya, they will be resurrected. If I will die tonight, when Christ will come, I will be resurrected. That is the purpose why Christ, okay, rose from the dead to prove that He has the power to give you eternal life and to secure your resurrection yourself. How can He give you eternal life if He did not rise from the dead? How can He give something which He has none? So the reason why He rose from the dead is to secure and guarantee that one of these days, you and I will rise also from the dead when we die. Amen? Kaya sa araw na ito, pag nabuhay na maguli ako, ginagarantihan ko sa inyo, may buhok na buha ko noon. Happy? Hihintay ko na lang po yun, perfect pa. Ngayon kasi, tinatanggal after 2 weeks eh, yung biloga tapos inaayos. Mahirap po, magastos, tsaka mas maganda yung sa rapture na lang siguro. Ano ba wrong? Mark, wala akong pambili. May nagtitigay sa akin, libre. Oh. Mabayaran mo kayo, Georgia, nasa libre. Okay, isang bagay po mga kapatid, na kaya siya ay nabuhay na maguli, to secure your own resurrection one day. Amen? Kung naniniwala kayo that Jesus rose from the dead, that is a guarantee that you and I, who believes, or who believe in Jesus Christ, will rise from the dead. Ayaw kong tagalan dyan ng konti. Gusto ko doon sa pangalawa. Ano yung dahilan bakit siya ay nabuhay na maguli? Okay? So, ito po yung mga verses na aking titingnan at ating pong pag-usap-usapan para maintindihan po natin. Okay? Sa 1 Corinthians chapter 15, verse 57, bakit po ulit tayo? 1 Corinthians 15, verse 57, "But thanks be to God," this is present tense, "which given us the victory through our Lord Jesus Christ." Okay? Ito pong context na ito, yakit po natin sa verse 56, ito po yung sinasabi, "The sting of death is sin, and the strength of sin is the law." Ibig sabihin noon, ang kamandag ng kasalanan, ang kamandag ng kamatayan ay kasalanan, kasi kung walang kasalanan, walang kamatayan. Ang nabibigay ng kamandag sa kamatayan ay ang kasalanan, at ang nabibigay naman ng kamandag sa kasalanan ay batas, kasi kung walang batas, walang kasalanan. Maliwanag po ba? So yan po yung context niya. Ano po yung ibig sabihin ng victory? Tinabungan natin sa verse 55. "O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory?" Ito pong statement na ito ay patungkol po sa rapture. Pero ito po ay galing po ito doon sa pagkabuhay na maguli ni ang Panginoon Jesus. Kasi ang context po ng chapter 15 is about the gospel of Jesus Christ who was risen from the dead. So yung context po nito mga kapatid, kung Panginoon Jesus kasi namatay at muling nabuhay, tinanggal niya po tayo sa buhay ng kasalanan,
At inalis niya po tayo sa pagkailalim ng batas. We are not under the law, but under grace. Ibig sabihin po noon, we are not no longer, for sin shall not no more power over you. Yung ibig sabihin noon. So tingnan po natin sa Romans chapter 6. Tingnan po natin sa verse 6, muna verse 4 to 6. Tingnan po muna natin ang context. Na-explain ko na po ng konti yan. Romans 6. Ito po ay preaching at parang Bible study na rin. Tingnan po natin. Therefore, we are buried with Him by baptism into death. That like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, so nabuhay siya na magaling, even so also we should walk in the newness of life. So yan po yung reason yan. To walk in the newness of life, what I mean in one word, to give us the victory over sin. Nung si Kristo ay namatay at nabuhay na maguli, upang tayo maging katulad niya rin naman, ay mabuhay ng panibago. Verse 5, for if we have been planted together in the likeness of His death, we shall be also in the likeness of His resurrection. Nung ang Panginoon sa Kristo ay nabuhay mula sa mga patay, tapos na ang kamandag ng kamatayan, ang kamandag ng kasalanan, wala na po sa Kanya. At ang ibig sabihin po ng tayo mga anak kay Kristo, dapat ay ganun din, wala nang kamandag, wala nang kapangyarihan ng kasalanan sa ating buhay. Dahil kung paano siya nabuhay na maguli, ganun din dapat tayo. Amen. Verse 5, verse 6. Knowing this, that our old man is crucified with Him, that the body of sin might be destroyed. Again, that's my preaching last time. Huwag nyo lang gamitin ang ating katawan. Lagi nung ilagay sa utak natin, patay na ang dating si Noel. Patay na si Marco Laguerre. Patay na si Leo. Iba na si Leo. Iba na si Marco Laguerre. Iba na si Ernie. Iba na si Jojo. Iba na si Jenly. Iba ka na, Alexa. Hindi na ikaw ang dati. Pinatay na ng Panginoon yan nung siya ipa ako sa krus. Ang kailangan lamang natin sa verse 11. 6:11. Ituring mong patay na kasi ang sarili mo, binubuhay mo ba yan? Tayo po kasi mga tao, ang galing-galing natin magbalik sa nakaraan, nabubuhay tuloy ang dati natin. Once and for all, this church is in a new beginning. Kung ano man po yung mga nakaraan natin na nightmare kahapon, huwag na po natin balik-balikan yan. Sino po bang nasasaktan din? Ikaw din. Okay. Ako po ay mataas ang grado sa history nung ako ay nasa high school. Pero hindi po historical. As much as possible, mahirap po maging historical. Okay lang po historian, huwag lang historical. Okay? Ituring mong patay na ang iyong sarili. Yan, sa kasalanan. But alive unto God. Through Jesus Christ, our Lord. Verse 13. Huwag niyong ipagamit ang inyong mga katawan bilang instrumento of unrighteousness unto sin, but yield yourselves unto God as those that are alive from the dead, and your members as instruments of righteousness unto God. Finally, may I have your eyes? Verse 14. Let this verse be true to us. When Christ rose from the dead, and those who have risen from the dead with Him, the good news is, sin have no more dominion over us because God removed us from under the law and we are now under grace. Ang hirap pong ipaliwanag sa mga tao, mga kapatid. Ibig sabihin, binayaran na ng Panginoon ang ating mga kasalanan, tayo ligtas na, ay pwede na rin tayo magkasala. Yung pong ganong klase ng kaisipan, hindi ko po naging thinking yan nung ako'y makakilala sa Panginoon. Kasi nagkaroon po ako ng immediate na kaisipan, kapag tinanggap ko ang Panginoon, sinuko mo ang buhay mo sa Kanya, magpapakabanan ka. Ewan ko ba itong mga ito, ganun lagi ang katawiran nila. The moment na ikaw ay magsuko ng buhay mo sa Panginoon, ang utak mo, direction mo, kabanalan na, iiwanan mo na ang bisyo mo. Hello? Iiwanan mo na ang buhay makasalanan. Iiwanan mo na ang pagmumura, paglalasing, pag-iinom.
Ano mga bagay na alam mo hindi na kaya-aya sa Diyos na iyong tinanggap, iiwanan mo na yan. Dahil yan po ang concept ng Christianity. Okay, may happy rise with me now. Pag sinabi natin tagumpay, hello? Pag sinabi natin tagumpay, hindi ho yung na-overcome nyo ang inyong pain, na-overcome nyo ang inyong sufferings. Pag sinabi natin tagumpay, hindi ho yung nanalo kayo sa loto. Pag sinabi natin tagumpay, hindi ho yung nanalo kayo sa kapitbahay mo, nakaaway mo. Hindi yun na ibig sabihin yan. Ang ibig sabihin po ng tagumpay sa Biblia ay ikaw ay nabubuhay ng banal na kahit anong pinagdadaanan mo, may pera o wala, anumang pinagdadaanan mo, in pain or pleasure, you are living a holy life. That is victory in the Bible because Christ died and rose again so that Christ will remove us from the life of sin and live for Him a holy life. At kung meron kang iiyakan ngayon, tanda ko ito, sabihin mo sa'yo. Hindi yung wala kang makain. Hindi yung natanggal ka sa trabaho. Hindi yung inapikan ng asawa mo. Hindi yung inaway ka ng kapitbahay mo. Kawawa naman ako. No! Kung meron kang iiyakan, number one, okay lang na umiyakan sa maraming bagay. Kung meron kang lapis na iiyakan sa buhay mo, yung mga pagkakamali mo at kasalanan mo sa harapan ng Diyos. Because we are not for that anymore. That's not the thing for us anymore. Kaya madali po tayo sana mag-solid kung tayo pinagkakamali. Kaya before this public, once again, kung ano po yung image na nakita niyo sa akin, hindi kayo na-blessed buhay ko, ano man ang pagkukulang ko, my family, and every one of you here, I would like to say sorry for all my sins. That's not my life. Kaya kung nabibigo ko man kayo, I'm sorry for my heart. Okay? Mabibigay po ko sa isang passage, isang verse, para bigyan mo ng din ang bagay na ito. Naliwanag po kanina sa 1 Corinthians 15, O death, where is thy sting? For the sting of death is sin, and the sting of sin is the law. O grave, where is thy victory? Okay. Ang passage na ito means a lot to me. It means so much about holiness. Do marami po yan, pero ang passage na ito ay wow. Okay? Patuloy po yung makinig. In Ephesians chapter 4, verses 26, mas lalo kong kaya may paliwanag ito kaysa noon. Itong verse na yan, be angry and sin na. Pwede ka nagagalit, pero hindi ka nagkakasala. Kasi hindi ka carried away ng iyong anger at ng emotion. Dahil ang filled ng Holy Spirit, kahit po siya nagagalit, nabubuhay pa rin siya sa katotohanan. Na kahit nakakaroon yung discussion ng asawa mo, kaya mo pa rin siyang akapin at sabihan, I love you. Amen? Eh, lakas niya na. Eh, pakayod niya ulit. Be angry and sin not. Ang sabi po dito, let not the sun go down upon your wrath. Hindi po ako namimiloso po nung tinatanong po ako na ano mag-ibig sabihin nito, dapat huwag pa lubugin ang araw. Sabi ko, eh, hindi ho ibig sabihin yan ay literal na lulubog ang araw. Ibig sabihin yan, huwag patagalin. Eh, paano kung nag-away kayo gabi, wala namang araw? Di, hindi mo kinabukasan pang lubog. Hindi mo na sumikat, hindi po yung literal, hindi po piloso po yung huwag patagalin. Kasi po yung wrath, kapag ka po naging ano na po yan, tumatagal po yung wrath. Eh, nagiging puot po yan, yun po ang cause ng murder. Yun po yung magiging dahilan sa verse 27, ito na po yung problema sa verse 27. Neither give place unto the devil. Gustong gusto ni Satan, kaya may problema ka, hindi dahil para magka-problema ka ang gusto niya eh, hindi naman yun eh. Inapi ka? Hindi naman yun ang gusto ni Satan na maapi ka eh. May end result po ang gusto ni Satan, na sa pang-aapi sa'yo, gumanti ka para magkasala ka rin. Hindi naman gusto ni Satan wala ka ng pera eh. Yung magkasala ka pag wala kang pera. Meron kang discomfort. Hindi naman discomfort ang gusto ni Satan sa'yo. Magkasala ka sa discomfort mo. Kasi ang access niya sa buhay mo at kaya kanyang pihitin niya manipulate pag may kasalanan ka sa puso mo. How Satan loves to hang around in your life when you are living in sin. Kaya huwag natin pabayaan tayo mabuhay sa kasalanan. That is our defeat. Victory is live.
midst of fire, in the midst of the storm. We are still a victor. We are still victors if we are living holy. Mark that. Ang victory na pinabayad ng Panginoon when He rose from the dead, the victory means our holiness. Na wala nang hold sa atin ang kasalanan. Tandaan na yan. The reverse, ladies and gentlemen. He that dwelleth in love dwelleth in God, and God in him. Satan likes to dwell with you when you have sin in your life and confess sin. But if you live in love, love is holy, we dwell in God, God loves to dwell with us. And Satan cannot dwell with us and cannot get close to us if we are living in holiness and in love in this church. Love you. Love you. Sabi Mark. Yun po yung pinupuntan ko eh. Sa bahay nyo, pamilya nyo, pag may kasalanan, ang gulo ng bahay nyo. Pero subukan nyo mabuhay kayo ng banal. Bawat isa, nagpapakumbaba, naghihinang tawag, naglilingkod sa isa't isa. Ang sarap, manatili sa bahay niya. Nobody even us, nobody among us here, and even the Holy Spirit would like to dwell in anybody's heart if sin is being permitted to stay as the temple of the Holy Spirit. Amen? So, gusto ko i-point out mga kapatid, dalawang bagay. Ang dahilan, bakit siya nabuhay na mag-create, na maniwanag sa Bible. Number one, to secure our own resurrection. Secondly, to secure a life of victory, which is, in one of the songs, it is called a resurrected life. Christ resurrected us, and it took effect upon us when we put our faith in Him. I like this verse before I proceed to the last point. Ephesians chapter 2, verse 5. Verse 1 muna. Ephesians 2, 1. Sorry. Ang sabi po dito, tayo ay mga patay dahil sa ating kasalanan. Di ba? Ang sabi po sa verse 5, even when we were dead in sins, had quickened us together with Christ. Binuhay tayo muli ng Panginoon. At nakakatawa po sa verse 6, and had raised us up together and made us sit together to reign and to rule in the heavenly places in Christ. To rule with righteousness. To rule with holiness. Ang isa pong ginagawa ng Diablo sa buhay natin para i-paralyze tayo ay ibalik ang ating mga kasalanan. At baliwanag po, hindi pong ginagawa ng Diablo sa buhay ko. Marami gusto magbalik ng kasalanan ko sa nakaraan na matagal ang pinatawad ng Diyos para mawasak ako. Pinatawad ako ng Panginoon as clear as the sun. Ito naman ang pagkukulang ko. Satan is very good, and his masterpiece is condemnation. He is very good at that, up to the point of discouraging you to keep on and to go on. Romans 8:1, there is therefore now no condemnation to them who are in Christ Jesus. We are not condemned. No one can condemn us anymore who are in Christ Jesus. Christ has risen from the dead, and our victory is secure. Amen? Amen. I love you. Last point. Anong response natin ngayon? Dalawang verses na napakaganda po na aking iiwanan sa inyo. I love this verse. Madali ko nga po na-memorize ng verse na to eh. 2 Corinthians 5, verse 15. Ang sarap i-quote ng verse na ito. 2 Corinthians 5, 15. Last point na po tayo.
Bagong point ulit ito. First point, the requirement. It takes to be the Messiah to rise from the dead. Secondly, the Messiah has to live a life of sinlessness. Point number two, the reason. To secure your own resurrection. Secondly, to secure your resurrected life, the life of victory. Point number three, last point, and that he died for all that they which sleep should not henceforth live unto themselves, but unto him which died for them and rose again. This is the response. Siya namatay para sa atin at maliwanag siya yung muling nabuhay upang tayo. Look at me. Upang ikaw at ako ay hindi na mabuhay sa sarili mo, sa sarili ko, kundi sa Kanya na namatay para sa'yo at muling nabuhay. The response, mga kapatid, mabuhay tayo para sa Kanya sa bawat araw ng ating buhay. Dahil ang sabi ng Biblia, hindi na tayo ang may-ari ng ating buhay, kundi siya na. Uulitin ko, mga kapatid, ayaw natin ang ating mga gamit ay gagamitin ng iba. Lahat ng mahal ng ating pagkakabili. Hindi ho lahat ng mahal lamang. Meron pong mura lamang, pero ayaw natin ipapagamit kahit na kanino. Ano po yung mura lang? Toothbrush. Gusto niyo po ba yung toothbrush? Sira mga isang kapit sa pamilya? Hindi ho ba, pero mura lang ho yan. Diba? Nagagalit ka kapag mamahal na bagay, personal na bagay, ginagamit kahit ang kapatid mo, kaya nag-aaway sa bahay minsan. Minsan, panyo, pinag-aawayan. Panyo ko yan eh. Ginamit mo, panyo ko yan eh. Bigay ng naniligaw sa akin yan eh. Ginagamit ko itong example one time. Hindi ko alam kung si Jojo yun, may bagong sapatos. Nakita niya, tumatak mo sa kotse yung sapatos niya. Ay, ito nga yun, ano? Sula, sapatos ko yun ah. Bakit suot niya ano yun? Si Joel. Bago yung sapatos, ginagamit tumatak ko sa basketball court. May kumuha sa kanyang dorm, sa kanyang locker. So, syempre, bago yung sapatos mo, tinatago mo, may gumamit na iba. Ano mararamdaman mo? Si Jojo, nag-credit group si Jojo na rin. Nagsumbong si Jojo. Mga kapatid, yung buhay natin, hindi na atin, kay Jesus na yan. Anong nararamdaman ng Panginoon kung pinapagamit mo sa iba yung buhay mo? Lalo na sa kanyang naaway. Ano pong mararamdaman ng Panginoon sa atin? Binili niya ka, binili ka niya ng mahal na dugo para mabuhay ka para sa Kanya. Hindi ka naman nabuhay para sa Kanya. Kaya sinasabi ko sa inyo, mga kapatid, ang pagsunod sa Diyos bilang mananampalataya ng Panginoon put you to be in a no-option mode. Once you put your faith in the Lord Jesus Christ, you already have forfeited your own right for your own life to live it for your own liking. You have to give it all to Jesus Christ and live your life for Him alone. That is what the verse means. Living for Jesus. A life that is true. Trying to please Him in all that I do according to the song. Pledging allegiance, glad-hearted, and free. Amen. And what is the response? May I have your eyes on me now? I'm confronting you today as the anointed preacher of the Lord. He died for you so that you will not live your life for yourself, but unto Him who died for you and rose again. That is the basis of 1 John 3:16. Brother Marco, laying down life for the brethren, for His church. Huwag na huwag ka na alis sa kwartong to, sa lugar na ito ngayon, na hindi mo naiintindihan to,
Dapat paglabas mo ng room na ito ngayon, ng worship na ito ngayon, naiintindihan mo na ikaw hindi na mabubuhay para sa sarili mo, kundi para sa kanya na. At ang lagi mong tanong, Lord, ano ang kalooban mo sa buhay ko? Paano ko mabubuhay? You are no longer free, supposed to be, to live your life the way you want it. Because freedom is living for Jesus. True freedom is to be what God wants you to be. Freedom is to be able and have the power to obey the commandments of the Lord Jesus Christ. Because we are no longer under the law, but under grace. Amen? Last but not the least, sabi ko, yes, number one, live your life for Jesus. Point number two, ang conclusion sa chapter 15, which is about the resurrection of the Lord Jesus Christ, na marami po sinasabi doon, kung si Christ hindi nabuhay na maguli, of all men, we are most miserable. Kung si Jesus Christ hindi nabuhay na maguli, tayo ay nasa kasalanan pa, at ang pangaral ng Ebanghelyo is in vain. Pero ang sabi ng Biblia, dahil totoong si Jesus ay nabuhay na maguli, here is the conclusion in 1 Corinthians 15, verse 58, take it away for each one of you. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, huwag kayong masyashaken sa mga pagsubok sa buhay. Be unmovable, huwag kayong matitinan. Always abounding in the word of the Lord. Why? Because Christ rose from the dead, and that all that you do, all your labor, is not in vain in the Lord. Noong kami ay mga bata pa, sa Batangas po kami lumaki. Marami pong tumuhan. At kami po ay madalas ay namumuha ng tumo, minsan walang paalam. Pero meron po mga may-ari na mamahala ng tumuhan na pinagbibigyan po nila ang mga namumuha ng tumo at binibigyan ng deadline pag malapit na po ang kapasan ng tubo. At sasabihin ko ng katiwala na may tubo, ano, sige, mamuha na kayo ng hanggang gusto nyo, yung kaya nila ang dalain. Binibigyan ko kayo ng isang oras. Kumuha ng gusto nyo yung tubo. Napakalawak! Daang hektarya ng tubuan, sige, gala kayo diyan. E ilan lang naman kami pinapayagan. 1 hour lang, ha? At pagkatapos kayo aalis na, e palibasin, maliliit kami at maliliit naman na mabibigbit. Hanggat kayang bitbitin, maliliit pa kami, bitbitin ninyo, ay malaki ho ang tubo. So ano gagawin mo if you're given 1 hour? Para mamuha ng tubo, wala kang sasayangin oras kasi may deadline. Mga kapatid, dahil ko sabihin sa inyo ngayon, bilang isang nagmamanman ng end times, patuloy pa rin nag-aaral, na binabasa ko po sa inyo ang Ezekiel 38 and 39, meron pong 7 views about the Gog and Magog. Ang common po doon ng strong arguments na ang rapture ay mangyayari anytime. Meron pong naniniwala, of course, nakalagay po sa 2 Corinthians, bago po dumating ang rapture, eh marireveal muna ang Antichrist. And then the rapture, at pagkatapos magkakaroon po ng signing ng peace treaty with Israel. At ang sabi po sa Ezekiel, lulusog po ang Gog and Magog pag nasa peace time ang bansang Israel, and that will happen after the signing of the treaty, na parang may big brother na dadating sa Israel sa problema kinakaharap nila ngayon. At ang man, the great man of this, the superman, will promise so much for them that I will protect you, my power will back you up, and you have to take your rest and relax, and that is the time Gog and Magog will attack, which will happen after the rapture, or almost after the first half of the tribulation period. That is good news for everyone because nuclear war will happen in the tribulation period according to them. Not before the rapture. Mga kapatid, bilang nagmamanman at lagi nakikinig na nangyayari sa Middle East, text man. Napakalapit akong dumating ng Panginoon. At kung dahil may Jesus na nabuhay na maguli, lahat ng ating gagawin is not in vain.
kung hindi gagawin natin para sa Panginoon. Baliktarin po natin, kung tayo mabubuhay hindi para sa Diyos, lahat ng gagawin mo ay tapon at walang kabuluhan. Only the things done in Jesus Christ, for Jesus Christ, are not in vain in the Lord. Therefore, my beloved brethren, be steadfast and movable, always abounding in the works of the Lord for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Shall we all rise?